At ngayon, mga giliw naming tagapakinig, narito ang panglimang kabanata ng ating kwento na pinamagatang Troublemaker sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyo! Sige, inom lang kayo mga kasama, kumain lang kayo! Sige, kumain lang kayo, Colonel Valencia. Ang dami namin inihanda para sa inyo bilang pasasalamat sa tulong ninyo. Kaya nakakuha kami ng karangalan sa pista ng bayan. Tuwa-tuwa sila lahat. Inupuri nila tayo dahil napakatahimik daw ng ating barangay. Oo nga. Sabi nila, naniniwala silang may nanabutay lamang sa atin noong nakaraang nagpunta sila rito. Pero naniniwala raw sila sa ating kakayahang mapatahimik ang ating barangay. Gagawad ko siya, pigilan mo ako. Mapapatay ko ng pangit na asawa kong yan. Pigilan mo ako. Tuwag mo na rin tayo. Delikado. Naghuhuramintado si Punyang. Makaihagis na yung granada. Takbo na! Takbo! Nagtagumpay tayo, pare Adong. Ayun, malaking kahihiyan ang inabot na naman ni Karyong sa mga bisita niya. Oo. Mismong asawa niya ang nagwala at nalaman na nila ang sikreto nila. Buti nga sa kanya. Ngayon, tingnan natin kung may mukha pa silang tatanggap ng award na yan. Ako, wala na, pare. Mahiya na ang mga iyon. Iyang hiya na sila ngayon, pare. At alam mo, sabi ni Marjas na tindiro ng tahong. Kilala mo yun? Oo. May isang bisita daw na umakyat sa puno ng niyong. Si Colonel Akol Balanso daw. At sa halip na yung sasakyan niya, ang paaanda rin niya para lumayo, pidikap daw ni Ilyong na magbubuti ang sinakyan. Napakalaking kahihiyan. Talagang nasira ang gabi. Baka ayaw na nilang magpunta rito dahil pangalawang beses na silang nabulabog sa pagsasaya nila. Pare. Pati yung inihanda nilang pagkain at pulutan, nakaw. Natapon lahat dahil kung saan-saan sila nagtago. Tapos binaril pa ni Punyang yung mesa. Kaya yon, ang daming nasirang gamit ng barangay. Kaya intayin na lang ulit natin na ma-atake si Karyo. Pare. Dadagdagan na natin dadagdagan ang problema niya para matigok na siya. Buwisit talagang Punyang na yun bayaw. Tignan mo ang ginawa niya. Napahiya na naman ako sa mga bisita ko. Nakuha niya yung baril mo at yung granada at yun ang ginamit. Sobra na talaga ang ginagawa niya. Nahihiya na ako sa iyo. Delikado to. Ikinahihiya ko siyang kapatid. Tapos sabi pa niya may relasyon daw kami ni Veronica.
ay dinig na dinig yun ni Rudolph. Mabuti na lang hindi naniwala si Rudolph sa sinabi ni Punyang. Eh, kailangang mabigyan ng leksyon ang Punyang na yun. Makikita niya. Kapag uuwi yun, ako na ang bahala sa kanya, Bayaw. Eh, sige, Bayaw. Talagang hiyang-hiya na ako sa nangyari kina Colonel Balanciao. Eh, kasama pa naman ang asawa niya nga, si Madam Sara. Nakaw, pinupuri na nga niya ako eh. Dahil tahimik na tahimik daw ang barangay. Karapat-dapat daw akong tumanggap ng award. Yun pala. Ay, nako, Bayaw. Ay, talagang problema na ang ginagawa ni Punyang, Bayaw. Kaya kailangang lumayo na siya dito. Eh, pero paano nating palalayasin? Ay, siguradong ayaw niya, Bayaw. Ako na ang bahala sa kanya. Isasakay ko siya sa sasakyan ko. Dadalhin ko siya doon sa kamag-anak namin sa Dagupan. O kaya yung mga kamag-anak namin sa Hulusulo. O kaya sa Tacloban. Naku, Bayaw. Nandun sila, Shirley. Baka sila naman ang gawain niya. Ay, hindi na niya magagawa yun. Dahil wala siyang kakampi doon. Kung aawain niya si Shirley, ipapakalamboso nila. Kaya palagay ko, tatahimik na yun doon. Eh, papayag kaya siya kung dadalhin mo siya doon. Eh, baka ayaw. Kakausapin ko siya ng masinsinan para pumayag siyang sumama sa akin. Eh, sige, Bayaw. Gawan mo ng paraan para hindi ako matsaka. Eh, kung hindi, baka hindi ko na abuti ng susunod na halalang pambarangay 2025. Kagawad Gusting, halatang halata na may problema ka. Eh, sino ba naman ang hindi mo problema rito? Napahiya na naman kami sa mga bisita kagabi. Oo nga eh. At asawa pa mismo ng kapitan ang naghuramentado. At sinabi pa niyang kabit daw ni kapitan si Veronica. Oo nga eh. Eh, baka maniwala sila, Colonel Balancio. Nakakahiya. Sobra na ang ginagawa niya. Kung ano-ano ang pinagkakalat ang mga Marites. Galing ako sa tindahan nila Aling Bebang kanina. Narinig ko ang usapan nila tungkol kina Veronica at Kapitan. Pinaniwalaan nila ang tungkol sa sinabi ni Aling Punyang na may relasyon sila Veronica at Kapitan. Ayaan mo na ang mga Marites na yon. Mga tanga lang ang naniniwala dyan na nakipagrelasyon si Veronica kay Kapitan. Eh, hindi lang nila alam ang turingan nila eh. Eh, na parang tunay na mag-ama. Eh, talagang mga tangang Marites ang mga yun eh. Ay, Rudolph, nandito ka pala. Ikaw ang tanga, Rudolph. Dahil hindi mo alam na totoo ang sinasabi nila. May sinasabi ka ba, Pining? Ha? Wala, Rudolph. Sabi ko, visit ang mga Marites na yan. Kung ano-anong sinasabi tungkol kina Veronica at Kapitan. Huwag mo na nga silang pansinin, Pining. Talagang ganyan ang mga Marites eh. Kung ano-anong pinag-uusapan, kahit hindi naman totoo. At kung papatulan ko naman sila, naku, kawawa lang sila. Kaya hayaan na lang natin sila. Buti na lang at super bait ka, Rudolph. Kung hindi, kawawa ang mga Marites na yan. Alam niyo, ang plano ko ay kakausapin ko ang mga Marites na yon at papaliwanagan ko sila tungkol sa sinabi nilang may lihim na relasyon ang asawa ko at si Kapitan. Mabuti naman at nandito ka na, Veronica. May sasabihin ako sa'yo. Ah, ano yun, Pining? Kaalis lang ng asawa mo at ni Kagawad Gusting. Napag-usapan namin ang tungkol sa kinakalat nilang may relasyon kayo ni Kap. Ha? Eh, anong sinabi ni Rudolph sa'yo tungkol dyan? Hindi raw siya naniniwala na magagawa mo yon. Kaya wala ka ng problema.
mayroon pa rin akong problema, Pining. Ha? Ano naman ang problema mo, Ader? Kinausap kasi ako ni Vice Mayor Agaton at pinuputol ko na ang relasyon namin. Pero ayaw pumayag. Sabi niya, kahit anong mangyari daw, hindi siya papayag na putulin namin ang aming relasyon. Ah, naku! Paano ngayon yan? Baka magalit siya at kung ano pang magawa niya sa'yo. Kaya nga eh, hindi ko alam kung paano ko siya pakikiusapan na maglimutan na kami. Mag-ingat ka, friend. Baka kung ano ang kahantungan niyan. Sana mapakiusapan ko siya. Eh, ayaw ko na sa kanya eh. Nagsawa na rin ako. At si Kapitan ang gusto mo ngayon, ganun ba? Oo, Pining. Naku, friend. Tumigil ka na nga sa ginagawa mo. Palibhasa kasi, mahal na mahal ka ng asawa mo. Kaya hindi siya naniniwala sa sinasabi nilang may relasyong kayon, Kap. Kaya kung ako ang tatanungin mo, itigil mo na yan. Dahil sigurado ako na masama ang kahihinatnan niyan. Panjing, nakita mo ba yung nakita ko? Ha? Oo naman, pari boy. Anong akala mo sa akin? Bulag? Kung ganun, ano pang ginagawa natin? Halika na. Ha? Saan naman tayo pupunta? Isang padi kay Kagawa Dasyong, i-report natin yung nakita natin. Halika na. O sige, tayo na. Mag-report na tayo kay Kagawa Dasyong. Dasyong. Aboy, Bunjeng, anong balita? Bakit humahangos kayong nagpunta rito, ha? Kagawad, may nakita kami ni Bunjeng. Oo, Kagawad, may nakita kami ni Parinboy si Buyas. Anong nakita niyo? Nambuso ba kayo? O sinong binusuhan niyo? Ha? Hindi kami nambuso, Kagawad, kundi may nakita kami. Dapat malaman ninyo kagad to. Sige. Sabihin nyo na kaagad kung ano yan. Kagawad, nakita namin na isinaka ni Vice Mayor agad dun sa sasakyan niya si Alin Punyang. Ano? Yun lang ang sasabihin nyo sa akin. Eh anong problema kung isasaka niya? Eh kapatid naman niya yun. Eh Kagawad, masama ang kutob namin. Baka isa-salvage ni Vice Mayor si Aling Punyang. Breng, Binitaw, Paseng, umanda kayo. May magbantay kayong 24 oras, ha? Dahil may pakawalan na naman sila Kagawa Dasyong at Kagawa Dadaw. Kailangan maulin natin ang pakawalan nila. Huh? Ay, sinong uulin natin, Kapitan? Naku, nagka talaga ang breng ano? Paano natin makikilala hindi pa natin alam kung sino ang pakawalan nila? Ano? Ay, wag mong sabihin tanga ako, ha? Baka ikaw ang tanga, hindi ako? Ay, kung hindi ka naman tanga, bakit? Ay, tama na, Benito. Susuntukin kita. Susuntukin kita, ganimal ka. Gusto mo ba? Sige, gusto mo? Sige, mga ka! Sige. May huwag na! Nag-awin na naman kayo, tama na! Ito kasi sa umbring eh! Eh, mabuti pa. Pakinggan ninyo itong sasabihin ko. Para mahuli natin kagad ang pagkawala nila. Sige, makinig na tayo, umbring. Huwag kang maingay, ha? Ay,
Narinig kong sinabi ni Kapitan dahil hindi ako bingi. Eh sige, makinig kayong mabuti. Ganito ang gagawin natin para mauli ka agad ang pakawalan nila. Makinig kayo! Kung alam niyo mga kapatid, ay, wala na dito si Aling Punyang. Lumayas na dahil pinagkaisan siya. Nakakainis talaga ang ginagawa sa akin ni Kagawad Asya. Bakit hindi ako isinama kapag may niuto siya kina Bunjing at Boy? Isamantalang dapat ipaalam muna siya sa akin bago sila utusan. Dahil sa akin sila nakatira. Eh tapos, ito rin dalawang beses na to. Hindi na nila ako binibigyan ng kinikita nila. Eh, minsan umuwi akong gutom na gutom. Wala man lang akong makain. Pati pinagkainan nilang plato, hindi nuhugasan. Ah, si Tintin niyang humintong nakamotorsiklo ah. Nakabili na ng sasakyan niya. Katas na kaya yan ng trabaho niya bilang guro o katas ng mga lalaking nakakandungan niya? Aling Bibang! Pabili lang ba sa doon? Tintin, may motorsiklo ka na pala. Bagong-bago ah. Katas na ba yan ng trabaho mo bilang guro o katas ng mga lalaking nakakadate mo? Ano ba naman ang tanong yan, Aling Insyang? Ito ang sagot, ha? Ito ang sagot, ha? Aray ko! Ang lakas yun, ha? Naihipa ako! Ano ba yan? Nakita niyo ba yung nakita ko? Matatampala niyo lang yung mag. Sinampal ni Aling Insyang! Kap, hintayin mo na lang ako dun sa opisina mo, ha? Maliligo lang ako saglit. Sige, Veronica. Hihintayin na kita. Huwag kang magtatagal maligo, ha? Para mamasahe muna ako. Opo, Kap. Sige, maliligo muna ako sandali. Diyan ka lang. Nakaw, sabi ka kung mahagkan ka, Veronica. Gusto na kitang makaulayan sa Kapitan! Binitaw! Kapitan! Bakit? Anong problema, ma? Hindi ko problema ito, Kapitan. Kundi problema mo. Problema ka? Oo! Bakit? Anong nangyari? Binitaw! Kap, kailangan samahan mo kami ni Amring. Nasasaway sa mga nag-aaway-aaway doon sa harap ng tindahan ni Aling Bibang. Halika na, Kapitan! Baka magpatayan na si Natintin! Sa mga marites na nandoon, dala mo na, Kapitan, habang wala pang namamatay. Halika na, Kapitan. Baka may bangkay na ayos na. Bangkay! Mga tao! Halika na, Kapitan. Nagpapakay na sila doon! Hoy! Ikaw malanting guro, ha? Bakit mo sinabing mga chismos sa kami? Ikaw nga dyan ang chismos, ha? Hoy! Mga bruha! Ha? Anong akong pagbintangan ng ganyan? Ha? Kundi, may mapatay ako sa inyo! Sige! Nako! Sige, subukan mo ang galawin ng isa sa amin! Makikita mo ang maghahalo ng balik sa tinalupan! Ay, talagang sinusubukan ninyo ako, ha? Sige! Tikman niyo itong itang na ito, ha? Nako! Ito! Agal na akong nagtitimpi sa inyo! Ano? Kala ninyo, hindi ko nalalaman na ikinakala ninyong ismes na boyfriend ko, sina Kapitan at Vice Mayor! Ha? Mahiya naman kayo!
Matatanda na sila! Nako! Totoo naman ang boyfriend mo sila, ha? Hindi ba? Talagang hindi kayo titigil, ha? Sige, papatayin ko kayong lahat! Papatayin ko kayo! Yabs! Tama na! Tama na! Oh, ba't mo akong harangan, Cap? Papatayin ko sila! Papatayin ko sila! Aray ka! Sinamahan ako ng itag! Kaya ang mangyayari kay Kapitan Karyong? Mga giliw naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Troublemaker sa pakikipagsapalaran ni Kapitan Karyong! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malikdom, Robert D. Guzman, Amit Diaz, Oscar Ora, Jun Cabato, technical supervision at sa musika ni Oscar Ora, nilapatan ang tunog ni Robert D. Guzman, mula sa panulat at direksyon ni Oscar Ora, Kapitan Karyong! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines!